Magandang umaga po sa inyong lahat, mga guys. At ito po ngayon tayo ay meron tayong ipinaalam na isang bagay na kung paano ang isa sa mga bagay na pakikinabangan natin bilang isang nag-aalaga ng manok. Ang pagsapon natin ay tungkol sa kung paano pinakikinabangan ang damo. Sapagkat meron pong damo na ito po ay pinagbabawal. Ito po yung damo na ginagamit ng mga drug addict. Ito po ay wag na wag po natin gagamitin o gawin man sa ating buhay, sapagkat hindi ito nakapagbibigay na maganda sa ating pangangatawan. May damo po na pinakikinabangan, hindi lamang po na sinasabi sa kasabihan, ang damo ay para sa kabayo. Ang damo po ay hindi lamang sa kabayo, o hindi lamang sa kalabaw, o hindi lamang sa kambing napapakinabangan. Ang damo po ay napapakinabangan din po ito ng ating mga manok. Sapagkat may damo na pwede nating ipakain sa kanila, na ito po ay nakapagbibigay ng kalusugan sa kanilang katawan at sustansya. At ito pong damo na ito ay maaari nating ibahagi sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, at ito po ay makakasuporta sa kanilang mga pangangailangan na hindi na natin kailangan pang bumili pa ng bumili ng mamahaling pagkain ng manok. Pero inuulit ko naman na kung mayroon din naman tayong pambili, sige, bumili po tayo. At hindi ko naman po kayo inaadlangan doon. Hello mga guys. Pero mas mahalaga na sa ating mahihirap at sa hindi nakakabili ng mga ganong pagkain, kasi iniisip natin na para na lang sa ating mga anak, sa ating pamilya ang bibili natin pagkain, at hindi na natin kailangan bilhin pa ang mga bagay na tungkol sa pagkain ng manok, lalo na po yung mga natives na manok. Ang karamihan po ngayon ng ating pag-aalaga ng manok ay pinakakawala natin sa mga kung saan-saan. Pero may paraan po tayo para sila naman, kahit ikulong natin o nakatali sila, ay pwede nating pakainin sila na sa pamagitan ng mga damong ito. Ito po yung mga damo na tinatawag nating paragis o spinats. Maraming pong salamat. Manood po kayo sa video na ating ipapalabas. At ang video nito ay mapapanood ninyo sa susunod na mga araw. At ito na nga, at ipapakita namin sa inyo kung paano gamitin ang damo para pagkain ng manok. Hey guys, magandang hapon po sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa third floor ng bahay namin. Meron po akong konting halaman dito kung saan ay merong mga damo. Dito po natin malalaman na kung paano natin mapapakinabangan ang mga damo na ito. Ito po, nabubuhay po itong damo na ito. Ito yung tinatawag nating spinach. Spinach po yan. At ito naman po yung damo na tinatawag nating paragis. At ito naman po yung damo, halaman na tinatawag nating aloe vera. Sa katunayan, ang tanim po natin dyan ay aloe vera. Aloe vera po mga nakatanim dyan, kaya lang nagkaroon ng damo. Pero ang gagawin po natin para mapakinabangan ang damo na yan ay kung
kukuha po tayo ng damo at gagayatin po natin mga kaibigan. Sa atin bilang isang mag-aalaga, masakit
sa atin na tayo ay mawala ng kahit may isang alaga na hindi natin nalalaman. Masaya tayo kung pinamimigay natin ang ating mga alaga sa ating mga kaibigan at sa lahat na nais natin bigyan. E paano naman natin malalasap ang kaligayahan kung ninanakaw ang ating mga mata? Kaya sa pamamagitan po ng mga damo, ay mabubuhay sila. At sa pamamagitan nito, bibigyan natin sila ng suporta at pagkain na hindi na kailangan bumili pa ng anumang pagkain. Pero suportahan na lang natin sila kahit mangting kanin o kaya bigas. Huwag lamang po puro damo para naman makompleto ang sustansya na papasok sa kanilang katawan. Kaya mga guys, sa hapong ito, pinapaalam ko sa inyo na tayo ay gumagawa ng mga eksperto na eksperimento na maaaring pakinabangan ng bawat tao. At sa muli, magandang umaga o hapon sa inyo lahat mga kaibigan. Sana po ay nakapulutan ninyo ng kaunting aral o kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng ating mga manok. God bless sa inyong lahat mga guys. Pagpalain naman kayo. At huwag niyo pong kakalimutan na subscribe po ang ating video. At kayo rin naman po ay maaaring pagpalain ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong pagtulong sa inyong kapwa. God bless you sa inyong lahat.